Ayan, magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan, mga kabalitaktakan, mga kalingap, mga kamarites dyan, ha? Kung ano-ano pang mga. Kumusta po kayo? Ako po si Dindo Balyaw. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mega love shoutout po sa ating Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre, kay Ate Enna Vlogs, kay Kalingap Rab. Yan, siyempre. At sa ating mga masugid na taga-subaybay, masugid na taga-panood ng aking mga video na ito, ng mga ginagawa sa ating mga ka-Unicap members and officers, yan, sa mga solid members and officers, at sa mga Unicap, sa mga karepa, siyempre, ang mga sakalam na karepa, karepa officers and karepa solid members, yan. Mabuhay po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo. At ito nga, mga kaibigan, mga kababayan, kung makikita nyo po ang aking thumbnail at ang aking screen, ang aking title, ayan. Sa screen ko po ay yan nga ho, isa na aking thumbnail din, eh, para hindi mabash si Ate Maylene. Meron ho akong dalawang ano dyan. Dalawang suggestion ho. Dalawang suggestion, mga kaibigan, mga kababayan. Pero bago ko po itatopic yan, no, eh, pag-usapan po muna natin itong pagiging magulang po or pagiging nanay ni Ate Maylene sa kanyang anak na si Mark at si Joanna. Sapagkat ito rin ho ay nabigyan din ho ng pansin ng ating mga netizen, yes, ng ating mga kalingap, ano ho, eh, napag-usapan nga ho na medyo nababash pa din ho dito, no, si Ate Maylene. Kung maaalala nyo po, mga kaibigan, mga kababayan, no, eh, meron ho akong isang video dyan na naka-turn off. Naka-turn off po yung comment section. Bakit ho naka-turn off? Kasi ho, itinurn off ko po yan gawa ng marami din, no, grabe ho. Nalula ako dun sa mga ano, mga negative comments or mga suggestion or mga sabihin na natin bashing siguro. Pero hindi ko kasi sila masisisi, ano. Hindi ko sila masisisi na makapag-comment ng ganun, makapagsabi sila against Ate Maylene, no? Eh hindi ko sila masisisi. Pero to avoid, no, eh, para ma-lessen yung pangbabash, eh, tinurn off ko po yung notification. Ay, yung notification, yung ano yan, comment section. So, itong na nga ho, no, mga kaibigan, mga babae, bilang ina, no, para sa kanyang mga anak, si Ate Maylene, eh, ibigay ho natin ito yung karapatan naman, no. Yung karapatan niya para na makasama or maiparamdam niya, no, yung kanyang pagiging ina kay Joanna at saka kay Mark. At siguro yung pagkakataon, kasi ho, eh, sila ho ay nawalay. Sila ho ay, ano yan, hindi nagkita ng 15 years. Medyo ang tagal nun. Isang dekada mahigit, no? Halos isang dekada ho yan. So, ibigay ho natin sa kanila yan, yung karapatan nila, no? Bilang pamilya, bilang nanay, anak, no? Anak, nanay, ano po, sapagkat eh hindi ho natin mai ano yan, maisasantabi o hindi ho natin ano tawag nito? Hindi ho natin may pagkakaila, 'yun yung term. May pagkakaila na si Ate Maylene ho, eh nanay pa rin nila ni Joanna at saka ni Mark. Diyan ho sila lumabas, no? Diyan ho sila nanggaling, syempre. Magkaadikit po ang kanilang mga puso. At alam ko hong alam ng mga nanay po na nanonood ngayon, no, na alam nila kung ano po yung sinasabi ko. So, ayan, bigyan natin ng chance sila na siguro sa part na yun, eh, ano, i-excuse na, i-exempt na, i-exempt natin, no. Huwag na natin bigyan ng pakahulugan yon, huwag na natin bigyan ng kung ano paman, kundi ang isipin natin ay positibo. Kasi yun nga po, no, sa loob ng 15 taon na hindi ho sila nagkita,
no? Eh, yan yung panahon naman na sila ay magsama-sama, di ho ba? Ngayon po, mga kaibigan, mga kababayan, no? Patungkol ho dito sa pagbabash. Alam nyo ho, eh, talagang lagana po ang bashing, no? At ayan po ay kinukondin ako po, no? Yung mga bashing na yan. Kinukondin ako po yan, no? Unless otherwise, wala na. Walang magbabash. Pero hindi ho maiiwasan dyan sa social media, no? So, ito nga po. Ito yung sinasabi ko na dalawa. Dalawang bagay, no? Na gusto kong isuggest. Okay? Na para maibsan man lang, no? Yung pangbabash kay Ate Maylin. Kasi ho, talagang matindi na ho. Buong mundo na ho. Talagang napapanood si Ate Maylin. Una ho, ang suggestion ko, yun nga ho, turn off. Kapag yung topic nyo ho, si Ate Maylin, eh turn off nyo po yung comment section, gaya ho ng ginawa ko. Yung isang video ko, turn off ko po yun. Ito, hindi ko iti-turn off to. Kasi ho, ito ho ay suggestions. Nagbibigay po ako kasi ng suggestion dito, no? At hindi ho natin siya bibigyan ng negatibong pananaw, negatibong opinion, negatibong kuro-kuro, no? Ito ho ay suggestion para maibsan o mabawasan man lang yung mga nang babash kay Ate Maylin, no? So yun ho, turn off the comment section kung tayo ay mga reactors, no? Kung tayo gumagawa ng mga reaction video. Kung tayo ay mga karepa, no? Sa mga karepa, sa ating mga kasama na karepa o sa mga unicap man kung sino magbablog diyan. I suggest. Suggest lang naman, nasa sa inyo naman 'yan kung i-turn off nyo o hindi. Okay? This is just a suggestion, no? Ngayon, kung hindi nyo talaga kayang gawin na i-turn off, eh okay lang naman ho 'yan. Kasi karapatan nyo rin ho 'yan, no? At yung mga netizen, karapatan din naman ho nila magbigay ng kanilang saloobin at hindi ho natin sila masisisi. Okay? Ngayon, ito yung pinakahuli. Ito yung the best. Para sa akin, no, ito yung the best. The last but not the least na suggestion ay huwag na pong patamaan sa lente ng camera. Yan, alam niyo po yung ibig sabihin. Ibig ko sabihin, kung magbablog man doon kila Ate Maylin, especially siyempre sila Kalinga Prob, siyempre sila ho ang naka-discover diyan kay Ate Maylin, no? Sila ho ang nag-vlog diyan kay Ate Maylin talaga na organic. Huwag na hong huwag na hong isama sa lente ng camera si Ate Maylin. Kung sakali gusto nila Kalinga Prob, no, ng ano bang tawag natin diyan, Kalinga Boys, no, o K5 dati na tinatawag natin, huwag na ho nilang bibidyuan si Ate Maylin, no? Huwag na ho nilang tututukan ng camera kasi dun ho na nag-uumpisa talagang hindi ho talaga maganda sa karamihan, no, yung talagang andun pa rin yung hinanakit nila, no, para kay Ate Maylin. So para maibsan yan, para mawala yan, para yung mga pambabash na yan, ganun ho. Kung sakali bibidyuhan nila Kalinga Prob, no, at na-miss nila, I mean, pupunta sila sa bahay ni Ate Maylin, na-miss nila sila Macy. Kasi ho, talagang napalapit na ho kila Kalinga Prob, lalo na kay Kuya Jason Zaldua. Sila Macy, yung mga bata ho ni Ate Maylin, no? Maliliit pa lang ho yun, eh. So nangangailangan pa rin ho yun ng sabihin na natin ng pangangailangan na financial para sa kanilang mga, o kaya sa kanilang pag-aaral, syempre. So, in support to Ate Maylin, no? In support to Ate Maylin kahit wala siya dun sa may show, sa video. Nandun pa rin naman po yung mga bata, no? Para masuportahan nila Kalinga Prob, no? Para ma-i-vlog sila, no? Makita na ho natin yung mga kalagayan ng mga bata. Kasi ako ho, gusto ko rin ho makita yung mga kalagayan din ho ng mga bata. Lalo na ho yung mga anak ko ni Ate Maylin na maliliit. Gusto ko rin ho sila napapanood din ho talaga, no? Gusto ko sila nakikita talaga. Kung ano na, kumusta na sila, malaki na ba sila, 'di ba? Mga ganun ho. So, yun ho, ang suggestion ko ho talaga doon. Ay
wag na pong ano, wag nang isama sa video si Ate Maylin at saka si ano, si Honey Benten. Wag na rin isama si Honey Benten. Ngayon no, siguro eto na no, si pwede si Joanna no, i-vlog nila Kalinga Prab. Si Mark syempre nandoon na, scholar ni Kalinga Prab. Si Mark no, at saka si Kuya Michael. Oh, di ba? Si Kuya Michael yan, eh, it's time to ano naman, to shine no, para kay Kuya Michael. Eh siya naman yung ano, siya naman yung nasa ano, spotlight na, ang sinasabi natin. Kaya ho, yun ho ang aking masasabi doon. Yun ho ang aking suggestion para maibsan, para mabawasan, no? Yung mga natatanggap na pambabash ni Ate Maylin sa social media, no? Eh yun lang ho, no? Suggestion lang po 'yan, ha. Nasa sa inyo pa rin po 'yan sa mga makakapanood po na ito ng video kong ito. Eh nasa sa inyo pa rin po 'yan kung ano po ang inyong gagawin upang maibsan, no, ang pambabash kay Ate Maylin. No, mga kaibigan, mga kababayan. So, sa mga susunod po na araw, no, abangan po natin kung ano yung mga magiging progress ng buhay naman po ni Kuya Michael, no, ni Joanna, syempre, at ni siguro si Mark din na kasi nagba-vlog na yan. Panoorin niyo na lang ho yung video vlog ni Mark. Yan. So bago po ako magtapos no, shoutout lang po ako. Medyo marami na akong ano eh, utang. Shoutout po kay Gloria Piñaredondo, kay Nessie Mendoza, kay Pitik, yan. Kay Maricel Dulman, kay Ella EA, yan. Kay Mitch Elpa, kay Socorro De Castro, kay Imelda Avella, kay Mary Ann Talisik, at kay Cindy Chavanel. Yan, Chavanel. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At yun nga po, hanggang dito na lang po ang aking video na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you next time.